habang nawawalang gamit. Ano? Kalan. Kalan? Kung ano? Wala yung kalan. Kalan. Mamaya malalaman po natin pagbalik. Tanungin natin kung nasaan yung kalan. Nandito na si Bong, oh. Bong, asan yung kalan mo? Bakit? Nagberas mo yan. Kailangan. Para saan? Napasobra na sabi ko yan. Pero papalit ako na lang, kuya. Papalit ako na lang, kuya. E yung bigas mo? Ubus na yun, kuya. Ubus na. Kinain mo lahat yun? Oo. Oh. Yung binigyan po rin sa bigas na ako, yung binigyan ako. May binigyan ka? Magkano binis na? 1.5. 1.5? Eh, magkano binigyan natin doon bago yun? Ika na magbili natin doon. 2 plus yun eh. Ay, bakit pa naman binenta? Presensya na po, te. Presensya na po, kuya. Mm-hmm. Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction tayo ulit guys. At sa araw pong ito ay pag-usapan natin ang tungkol sa ginawang sablay na naman ni Kuya Bong, at kung ano nga ba ang reaction ni Ate Clarissa tungkol dito. Nung mga nakaraang araw nga po simula nung ribbon cutting ng bahay ni Kuya Bong, ay unti-unti na nating nakitaan ang pagbabago itong si Kuya Bong. Kusa na siyang napasok kay Laka Business, at isang bote na lang daw kung siya ay mag-inom. Maraming natuwa sa naging pagbabagong ito ni Kuya Bong, at isa na nga dito si Ate Clarissa. At umabot pa nga sa nag-message ito kay Mrs. Ka Business at naghayag ng nararamdaman niya para kay Kuya Bong, ang dating paghanga na siguro ay may kasamang awa na nararamdaman niya kay Kuya Bong ay nauwi sa totoong pagmamahal o pag-ibig. Lalo na nga nung makita niya na unti-unti nang nagbabago itong si Kuya Bong. May mga hindi naniniwala na magbabago pa si Kuya Bong. May nagsasabing sa una lang daw ganyan si Kuya Bong, pagtagal-tagal daw balik yan sa dati. May nagsabi din na baka sabi lang ni Kuya Bong na isang bote lang ang iniinom niya pero baka hindi naman daw yun totoo. Pero sa kabila ng mga negatibong komentong yan ay may isang Clarissa na patuloy na naniniwala na makakaya ni Kuya Bong na magbago. Kaya lang nitong Saturday vlog nga po ni Ka Business na nag-surprise visit sila sa bahay ni Kuya Bong ay may natuklasan silang hindi tama na ginawa ni Kuya Bong, habang nagkakabit sila ng kortina sa bahay ni Kuya Bong ay napansin nilang nawawala ang kalan ni Kuya Bong, at napansin din nilang wala na ring bigas ito. At nang tanungin nga nila si Kuya Bong ay matapat naman niyang sinabing binenta niya yung kalan sa halagang 1.5. Nang tanungin siya kung saan niya ginamit ang pera, ang sabi niya kinapos siya, ibig bang sabihin ito ay hindi ba talaga totoo yung sinabi niyang isang bote na lang ang iniinom niya at madalang na siyang mag-inom? At yung bigas naman daw ay ipinamigay niya. Marami ang biglang nadismaya sa ginawa na namang ito ni Kuya Bong. At marami na naman din ang nagbigay ng negatibong komento tungkol dito, at pati nga si Ate Clarissa ay nagbigay na rin ng mensahe tungkol sa pangyayaring ito. Ang masabi ko lang po is, nalungkot ako ng konti dun sa ginawa ni Bong, pero naintindihan ko siya. Siguro dahil lang na kinapos siya or need niya talaga ng pera, pero sana po hindi niya na ulitin, hindi niya na po ulitin kasi hindi po talaga maganda yun. Mas nakita ko rin na kailangan na talaga ni Bong ng
makakasama sa buhay na mag-guide talaga sa kanya. Sana maging seryoso ka kasi ako, seryoso ko sa'yo. Sana ayusin mo yung buhay mo at hindi na talaga maulit yung bagay na yun. Wag na wag mo na talagang gagawin kasi paano na lang pag mag-asawa na tayo tapos binenta mo yung kalan ulit natin? Paano tayo magluluto, di ba? Yun nga guys, sa halip na magalit si Ate Clarissa ay higit na pangunawa pa ang ibinigay niya kay Kuya Bong, at nakiusap nga rin siya sa mga nagko-comment ng negative kay Kuya Bong, nakiusap siya na wag daw namang pakahusgahan si Kuya Bong. Unawain na lang daw ito dahil sa mga dati nitong pinagdaanan sa buhay. Grabe guys, mas lalo akong pinahangan nitong si Ate Clarissa sa ibinibigay niyang pagmamahal kay Kuya Bong, napakalaki ng puso at pangunawa ng taong ito, at matibay talaga ang paniniwala niyang kaya pa talagang magbago ni Kuya Bong basta sa tamang paggabay lang daw. Masasabi kong napakaswerte na talaga ni Kuya Bong sa pagdating ni Ate Clarissa sa buhay niya, isang babaeng buo ang paniniwalang kaya pa ni Kuya Bong na magbago. Sabi nga niya, nalungkot siya sa ginawang mali ni Kuya Bong, pero hindi daw siya nagalit dahil nauunawaan daw niya si Kuya Bong, at ang mensahe niya kay Kuya Bong, ay wag na sana niyang ulitin yun. Nagbiro pa nga siya na paano daw pag mag-asawa na sila tapos ibinente ni Kuya Bong yung kalan, di wala na aniya tayong paglulutuan. Maging si Kabusiness ay humingi din ng pangunawa sa mga viewers para kay Kuya Bong. May mga viewers kasi na nagsabing binibaby daw kasi ni Kabusiness si Kuya Bong kaya umaabuso, pero ang point kasi dito ni Kabusiness ay kung pagagalitan niya si Kuya Bong ay siguradong hindi na ito magpapakita sa kanila. At pag nangyari yun, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan nila para mabago si Kuya Bong. At saka hindi rin naman talaga maiitanggi na may pinagbago na talaga si Kuya Bong kahit papaano. At saka sinabi rin naman ni Kuya Bong na magbabago siya basta wag lang siyang biglain. Kaya siguro sa ngayon yun na lang muna ang panghawakan natin, wag na lang tayong mag-comment ng negatibo. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming maraming thank you po sa lahat ng patuloy na nanonood sa aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po, supportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabusiness official. Supportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga